19 ng Mayo, Biyernes sa 7th linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang makapag-almusal na si Jesus at ang kanyang mga alagad, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit pa sa mga ito?" Sinabi nito sa kanya, "Oo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam na iniibig kita." Sinabi sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga kordero." Sinabi sa kanyang makalwa, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Sinabi nito sa kanya, "Oo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam na iniibig kita." Sinabi sa kanya, "Akayin mo ang aking mga tupa." Sinabi sa kanyang makatlo, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot na si Pedro dahil makatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" Kaya sinabi niya, "Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Alam mong iniibig kita." Sinabi nito sa kanya, "Pakainin mo ang aking mga tupa. Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, nang bata-bata ka pa, nagbibigkis ka sa iyong sarili at palakad-lakad ka saan mo man loobin. Ngunit pagtanda mo'y ididipa mo naman ang mga kamay mo at iba ang magbibigkis sa iyo at magdadala sa ayaw mo." Tinukoy naman ito ni Jesus bilang pananda sa paraan ng kamatayang ipanluluwalhati ni Pedro sa Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Oo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam na iniibig kita. Mabilis mapukaw ang ating mga damdamin sa mga teleseryeng napapanood natin kung ang mga ito ay tungkol sa pag-ibig. Parang kinikiliti ang mga puso natin kung nagpapahayag ang mga tauhan ng masidhing damdamin sa isa't isa. Kung may mga ganitong tagpo, lalo tayong nahuhumaling na subaybayan pa ang mga kasunod na yugto ng mga ito. Subalit kabalintunaan ng ganitong konteksto ang narinig natin sa Ebanghelyo ngayong araw. Ang pagtatanong ng Panginoong Hesus kay Pedro kung iniibig siya nito ay hindi nababatay sa pakiramdam sapagkat may kaakibat itong misyong alagaan ang kawa ng Panginoon. Kung ang pag-ibig na itinuturo ng mundo ay naayon lamang sa mga bagay na lumilipas, ang pag-ibig na hinihiling ng Panginoon kay Pedro ay may katuwang na sakripisyo. Sa buhay ni Pedro, nababanaaga natin kung paanong tinupad niya ang kanyang tugon sa Panginoon. Liban sa pagiging unang santo papang gumabay sa mga unang pamayanan ng Kristiyano, naging saksi siya ni Kristo sa pamamagitan ng pagiging martir ng pananampalataya. Ipinako siya sa krus ng patiwarik noong panahon ng inuusig ni Emperador Nero laban sa mga Kristiyano bilang pagpapakita niya ng kanyang pag-ibig sa Panginoon. Hindi tulad ng mga teleserye, ang buhay natin ay hindi tungkol sa mga masisidhi at masasayang damdamin. Minsan o madalas, nakararanas tayo ng pagsubok. Nawa sa mga panahong lulusong tayo sa laban, sa daluyong ng buhay, sikapin nating maging pagkakataon ito upang masambit nating, "Oo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam na iniibig kita." Pagsasagawa. Sa anong paraan mo ipinapakita at isinasabuhay ang pag-ibig mo sa Panginoon?